Nagdesisyon ng ilang mga operator at driver ng pampasayerong jeep na may biyaheng Antonio Rivera sa Tondo patungong Raon sa Santa Cruz na huwag muna bumiyahe ngayong araw. Ito dahil sa pangamba nilang mahuli matapos hindi sumailalim sa franchise consolidation para sa PUB Modernization Program. Ayon kay Eduardo Sabili, jeepney operator, pinatigil na niyang pumasada ang kanyang driver dahil katwiran nila wala silang pambayad kung mahuli, lalo na sa nasa 10,000 piso ang multa sa mga tsuper. At sa operator naman, 50,000 piso, may impound pa ang na isang buwan at kapag nahuli, hindi na niya kayang tubusin sa kanila na lamang ang jeep. Ayon pa kay Sabili, hindi sila pinayagan makakonsolidate dahil 7 na lang na silang bumibiyahe sa ruta. Ang kailangan umano ay 10 jeep. Magkano po multa? 50,000 sa operator. Magkano nahuli po yan? Oh, 10,000 sa driver. Ano po gagawin nyo? Ay, kanila lang yan. Takpitan na lang nila kung anong kakapit sa Marikina. Kung doon dadali, kung saan nang inadaling, bahala na, hindi ko natutupin. Eh, saan ako kukuha? Eh, 71 na ako. Senior na. Kailangan naman ang inaasahan ko kahit pa paano. Di bali, kung napakalaki ng boundary rito eh, 300. Wala pa kikita ang driver. Bibigay ko pa yung sanda sa driver, 50 na lang sa akin. Paano pag nasira pa yan? Huwag naman. Napakalaki, napakamahal ng pyesa. Yun ang tingin ko. Tapos ayaw pa kami isama sa consolidated dati. Pipito daw lang kami. Pag nahuli ah, sa kanila na lang. Kung kahit anong gawin, chap-chap nila, bahala na kayo. Hindi. Humingi naman ng pangunawa ang ilang mga tsuper sa pasayerong maapektuhan dahil huli nilang iginigit na hindi kakayanin ang multa kung mahuli sila sa biyahe. Para sa MBC-TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino.